Meron ng suspek mapuli sa illegal na bentahan ng mga slots para sa pagbabakuna. Sabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya sa interview sa The Big Story ng One News, nakilala ang suspek sa tulong ng netizen na nagbulgar sa scheme. Ang problema lang, nag-deactivate na ng social media accounts ang suspek. Pero hindi rin nila inaalis ang posibilidad na nang-i-scam lang talaga ang salarin. It's not far-fetched that there will also be online scams on vaccination. However, we don't really know if it's a scam wherein a person is simply pretending that he has access to the vaccines or to slots and will pretend to do so in exchange for money. And then pag nakuha na niya yung pera, mawawala na siya. Nagbabala naman ang MMDA na maaaring maharap sa kasong estafa at paglabag sa Bayanihan 2, hindi lang ang nagbebenta ha, kundi maging ang bibili ng slots. Ang Manila LGU naman nagpasa na ng ordinansa para maparusahan ng hanggang 6 na buwang pulong ang magbebenta ng COVID-19 vaccines. Habang sa Paranaque, hindi na pinapayagan ang walk-in sa vaccination site. Hindi rin pwedeng iba ang mag-claim ng bakuna para sa individual na may patient ID number.